Ngayong araw na to, mga sir, pag-usapan natin, counter steering. In between 0 to 20 kilometers per hour. So, ibig sabihin, pag tumatakbo, tulak, pakaliwa. Oh, kita nyo? Tandaan, sa counter steering, tulak pa kanan para kumaliwa. Tulak pa kaliwa. Pag-usapan muna natin, mga sir, yung tinatawag na steering. Meron tayong tinatawag na yung normal na steering, saka meron tayong tinatawag na counter steering. Pag sinabi nating steering lang, mga sir, ibig sabihin, pag yung handlebars mo, pinapunta mo ng kaliwa, pupunta yung motor mo sa kaliwa. Ngayon, pag gusto mo naman siyang magpunta ng kanan, ikakabig mo yung manibela mo sa kanan. Ngayon, tuwing saang sitwasyon mo ba ginagamit yung mga ganong case na kakabig ang kaliwa, kakabig ka ng kanan? Sa parking lot, sa traffic, pag lumalabas ka ng subdivision nyo, pag bumili ka ng goods sa tindahan, yan yung mga time na ginagamit mo yung pakaliwa tapos pakanan. Usually, yung normal steering, mga sir, pwede nyong gawin yan pag ang speed nyo in between 0 to 20 kilometers per hour. So, ibig sabihin, pag tumatakbo kayo ng 19, 18, 15, 12, pwede nyong kabigin yung manibela nyo pakaliwa, yung motor nyo kakaliwa. Or, kabigin yung manibela nyo sa kanan, kakanan yung motor nyo. In between 0 to 20 kilometers per hour. Subukan muna natin yung normal steering, mga sir. Okay? Let's go. So, ito, mga sir, papatakbo tayo ng in between 0 to 20 kilometers per hour. Okay, kita nyo? 15 kilometers per hour. Pag kumaliwa ako, kumakaliwa. Pag kumanan ako, kumakanan. Kaliwa, kanan. Kabig tayo sa kaliwa, kumakaliwa. Kabig tayo sa kanan, kumakanan. Nakita nyo naman siguro yung manibela ko, no? Kaliwa, kanan. Kaliwa, kanan. Kabig tayo sa kaliwa, mga sir. Ayan. Kabig tayo sa kanan. So, ito, mga sir, oh, sa pangulit example, steering lang. Pagpakaliwa, pakaliwa. Pagpakanan, pagpakanan. Kaliwa, pag gustong kumaliwa, kumakanan, pag gustong kumanan. Ngayon, Sir Mel, ano naman yung tinatawag na counter steering? Pag sinabi natin counter steering, pag yung manibela natin ay kinabig natin pakaliwa, yung motor natin gustong pumunta sa kanan. Okay? Englishin natin, ha? You turn left to go right. Sa kabila naman, mga sir, you turn right to go left. Okay, sir, paano nangyayari yon? Once kasi na magpatakbo ka ng 20 kilometers per hour, mga sir, meron tayong tinatawag na mga forces, mga puwersa sa motor natin. Lagay ko naman sa baba. Ang tawag sa kanya is gyroscopic forces. Okay, Google nyo na lang yan for the definition. Pero yan yung nagpapaliko sa motor natin once we're traveling more than 20 kilometers per hour. Again, i-demonstrate ko siya sa inyo gamit lang isang daliri. So, ang gagawin ko, mga sir, is itutulak ko itong manibela ko pakaliwa. Makikita nyo na yung motor natin, kakabig siya pakanan. Ngayon, pag yung banking naman is papunta sa kaliwa, itong kaliwang daliri ko naman, itutulak ko yung manibela pakanan. Tapos makikita nyo yung motor natin is kakaliwa naman siya, mga sir. Okay? So
So bago tayo mag-corner-cornering mga sir ng gamit yung counter steering, papakita ko muna sa inyo kung ano yung effect sa straight na kalsada. Anong mangyayari dun sa motor kapag tumatakbo ka ng mahigit 20 kilometers tapos tutulak ka ng pakaliwa? Okay? Ang expectation dapat natin mga sir, kapag tinulak mo to pakaliwa, yung motor dapat natin pupunta ng kanan. Pag tinulak naman natin siya pakanan, dapat yung motor natin magda-dive papunta sa kaliwa. Okay? So try muna natin. Okay? Takbong 20, tulak pakaliwa. Oh, kita niya? Tulak pakaliwa. Oh, kita niya? Takbong 20, tulak pa kanan. Tulak pa kanan. So what's happening mga sir? Yun yung tinatawag nga na counter steering. Ibig sabihin, kung gusto mong magpunta sa kaliwa, pag gusto mong magpunta sa kaliwa, dapat ikabig mo yung manibela mo pa kanan. Pag gusto mo naman magpunta sa kanan, dapat ikabig mo yung manibela mo pa kaliwa. Kaya siya tinawag na counter steering kasi nga pabaliktad. You steer left to go right and you steer right to go left. And it only happens mga sir pag takbong 20 mahigit ka na. Kahit takbong 100, 120, 200 kilometers per hour, yan yung isang style na pwede mong gamitin para makuha mo ng tama yung kurbada mo. The counter steering is not for beginners mga sir. Ito ay para sa mga meron ng knowledge kung paano mag-handle ng motor. More of advanced na to yung counter steering. So para dun sa mga subscriber ko na medyo bago pa sa pagmamotor, I suggest na panoorin nyo muna yung basic cornering vlog ko, yung nakaraang vlog, bago tong vlog na to mga sir. Okay? Ito mga sir, so example natin, papatakbo ako dyan. Yung corner natin bandaron is pakanan. So ang gagawin natin is itutulak ko, gamit lang isang dalire mga sir, tutulak ko ng pakaliwa, bahagyang bahagya lang, konting-konti lang, para makita nyo yung motor natin, hihiga siya papunta sa kanan. Okay? Tulak pakaliwa para kumanan. Subok. Okay, takbong 20, takbong 30, tulak pakaliwa. Kita? Ito mga sir, pakaliwa yung corner. Bitaw ako sa manibela, tulak ako pakanan. Nakita nyo? One more. Ito naman, pakanan yung corner, tutulak ako pakaliwa. I hope you're seeing this mga sir ha. Isang kamay lang ako, tumutulak lang ako. Pag pakanan, tulak pakaliwa. Pag pakaliwa, tulak pakanan. Ito naman, pakaliwa, tulak ako sa kanan. Ito, pakanan, tulak pakaliwa. Pakanan, tulak pakaliwa. Okay, so since alam niyo na kung paano nag-work yung counter steering, na kabig ka ng pakaliwa para kumanan at kabig ka ng pakanan para kumaliwa, pagsamasamahin natin yung mga techniques na diniscuss ko sa inyo before, which is position outside, relax your arms, tapos look where you want to go. Okay? Position outside, tulak ng bahagya pakaliwa, tingin sa malayo. Okay? Position outside, tulak pa kanan. Maintain nyo lang yung linya nyo ha. Tulak pa kaliwa. Tulak pa kaliwa mga sir. Tulak pa kaliwa. Tingin sa malayo.
Tulak pa kanan, tulak pa kanan, tulak pa kanan. Tulak pa kaliwa to, tulak pa kaliwa para kumanan. Tulak lang. Tulak lang, tulak lang. Ayun. So, yun mga sir, sana may natutunan kayong bago today. Tandaan, sa counter steering, tulak pa kanan para kumaliwa, tulak pa kaliwa para kumanan, mga sir. So, pinapractice talaga yan. It's really not for beginners. Para dun sa mga medyo marunong na, practice lang ng practice ng practice, pero wag gawing praktisan ang public road, mga sir. Hanap kayo ng safe spot sa lugar nyo, maaaring mga park, maluwag na parking lot, empty na subdivision, dyan kayo mag-practice, mga sir. So, sa susunod na vlog ulit, till next time, yes sir.